Ano po ang napapansin ninyo sa larawang ito? Ito ang larawan ng kapatid na Felix Y. Manalo na kuha sa loob ng kanyang tanggapan. Sa loob ng tanggapan ng kapatid na Felix Y. Manalo ay kapansin-pansin na may mga litrato o larawan na nakalagay. Sino-sino po ba sila? Ang nasa gawing kaliwa ay ang Pangulong Manuel Quezon at ang nasa gitna naman ay ang Pangulong Elpidio Quirino. Si Senate President Jose Avelino naman ang nasa gawing kanan. Bukod sa mga iyan, mayroon pa tayong mapapansin na ibang mga larawan sa bandang itaas ng tanggapan. Sila ay sina Andres Bonifacio, si Maria Clara, at Dr. Jose Rizal sa panahon noon ng pagtitiksto ng kapatid na Felix Y. Manalo ay minsan nabanggit niya si God Dr. Jose Rizal. Itinalikod sa pananampalataya kay Jesucristo, kundi dahil sa pagkatalikod na yan, siguro si Rizal kung namatay man sa sakit, hindi sa bitay. E bakit napatay si Rizal? Ang kasalanan ni Rizal, ipinakitang mali ang Iglesia Katolika. Hindi tunay na kay Kristo, hindi tunay na sa Diyos. At dahil doon, yan ang kasalanan ni Rizal, pinatay. Anong layo ni Rizal at ipinalitang kanyang buhay yan? Ika ni Rizal, ang kabanalan. Sundin ang matuwid, ano man ang mangyari. Sinunod ni Rizal ang matuwid. Dahil sa pag-ibig na sa kanyang mga kababayan, ipinain ang kanyang buhay. Ang halaga ng kapanatikuhan ay binayaran ni Rizal ng kanyang buhay. Tinakalag sa inyo ang kapanatikuhan. Ika ni Rizal, magunos dili kayo. Imulat ninyo ang inyong mata. Tawa-awang kababayan natin. Ang kanyang pinagpakamatayan ng buhay, ulang anuman, nilagyan pa ng sungay si Rizal. Sa isang labas ng sentinel, nilagyan ng karikatura, at ang karikaturang iyon, si Rizal, may sungay. At ang naglalagay ng sungay, isang bata. Anong ibig sabihin? Sa susunod na sali ng laki sa pagtuturo sa eskwela publika ng Iglesia Katolika, lahat ng bata hindi kikilalanin si Rizal na bayani. Ako, hindi lang bayani ang pagkakilal ko, banal. At sa kabanalan niya, pinamuhunanan ng buhay. Ano ang kabanalan sa sumunod sa matuwid? Mapahamak man ang kanyang buhay. Siya ay katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay katulad ng mga apostol. Dahil sa pagsunod sa katwiran, binigay ang kalabuhay. Kaya banal. Sa atin namang bayan, ang tawag sa kanya, bayani. Sapagkat magiting sa pananalig na matay. Pero bakit ibinigay niya ang kanyang buhay? Wala, tinuturuan tayo. Iniibig tayo ni Rizal. Bakit tayo iniibig ni Rizal? Porque ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng lalo sa lahat, ikalawi ang kapwa-tao, paris ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ang pag-ibig sa kapwa-tao? Hanguin mo siya sa bilangguan ng kadiliman. Buksan mo ang kanyang mata ng pag-iisip. Liwanagan mo nang huwag siyang dayay, nang huwag siyang mapahama. At para yan eh, may sa katuparan ni Rizal, itinaya ang buhay. Kaya't sa akin, si Rizal ay banal. Katulad ng ating Panginoon Kristo, katulad ng mga apostol. Sa bandang gilid naman ay may isang espada na nakasabit. Ano po ba ito? Ito ang tinatawag na kampilan. Ang kampilan ay isang uri ng tabak na may isang talim na tradisyonal na ginagamit ng iba't ibang pangkat etniko sa kapuluan ng Pilipinas. Ang kapatid na Felix Y. Manalo ay may pagpapahalaga
sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas.